wala naman sa buto mga boss eh. Pina-extray ko na to. Oh. Hindi sa buto kasi kung sa buto mamamagato at hindi ko na magagalaw. Ayan dito oh. Ayan yung ganyan natin. Matigas dito. Hindi ko alam ang tawag dyan eh. Ganyan. Ito nagaganon ko ng normal. Ito hindi. Ayan masakit oh. Mga pasok na nga lang. Lamig sa labas mga boss. Ay Aurora! Kailan kaya ata makikita? Ang birang buhay to oh. Patulog na nga lang. Mga boss, pauwi na tayo. Dadamo na tayo ng NW mga boss. Nagugutom ako eh. Patapos na yung kalsado. Tanyo? Araw kasi ng Sabado ngayon, kaya wala silang trabaho. Tapos na sila sa mga highway. Dito na lang sila mismo sa town gumagawa. Mabilis sila gumawa dito mga pus. Medyo malamig ang paglalakad ko, aba. Pero okay lang. Malapit lang naman yung NW mga pus. Ayan. Dito sa kaliwa ko, ito yung service BC. Kung saan na pwede kang kumuha ng lisensya. At diyan ko ito ni-renew yung aking health card. Ito nyo, ayun oh. Puro dilaw. Yung kanal nila dito. Walang tubig. Ito pa sa kabila oh. Malapit na tayo mga boss. Gutom na rin ako eh. Wala kasi si misis. Dahil day off siya, nagche-check siya ng gulong. Bibili kami ng gulong para sa isa naming sasakyan yung truck. Pang winter tire mga boss. Maaga siyang umalis. Eh may part time ako. Ini ng W. Pero dito tayo dadaan sa loob.
Busog nga ako mga boss. Pauwi na ako at maglalakad ako. Kamusta mga boss? Nag-message sa akin yung mga kababayan natin dito sa Canada. Mga katrabaho natin. Meron doon Northern Lights mga boss. Yung tinatawag nila ditong Aurora. Alam niyo ba, 6 years na ako dito sa Canada. Pero wala pa ako nakikita ang Northern Lights. May wala nga akong picture noon mga boss eh. Hindi ko naranasan makapagpa-picture. Kaya, titingnan natin ngayon sa labas. So ngayon, lalabas ako. Susubukan ko na makakita ng Northern Lights mga boss. Ang tao dito mga boss kasi si Mrs. saka yung kasama namin sa bahay pumunta sila ng birthday niya. Kay Kuya Bjorn, happy birthday Kuya Bjorn, birthday niya ngayon mga boss. October 11. Ay nagpunta si Mrs. doon pati yung anak ko. Ayan. Parang wala naman mga boss. Wala akong nakikitang aurora dito sa kalangitan. Pakita ko sa inyo, napakadilim. Oh. Ayan, mga ilaw ng poste, mga sasakyan. Ayun, buwan. Mga pasok na nga lang. Lamig sa labas mga boss. Ay, Aurora! Kailan kaya ata makikita? Pambirang buhay to. Patulog na nga lang. Sana man lang bago ako umuwi ng Pilipinas, eh makita ko yung Aurora. Mag-team na lang tayo mga boss. Ito sigurado to. Bukas nga pala mga boss, day off ako sa Pressmart pero may pasok ako sa part-time. Napakadaan lang ako ng pumasok ng part-time mga boss. Tumatanda na yata talaga ako. Hindi naman mga boss. Kasi dati yung mga unang taong ko dito, sipag ko pumasok ng double job eh. Siguro ano, kasi bagong lipat ako sa trabaho eh. So medyo tinatansyo ko pa yung sarili ko. Dito sa mga bagong ginagawa ko sa bago kong trabaho. Siyempre, ginagamay ko pa eh. Ika nga sa amin sa Kalambay. Pero pag nakuha ko na yung diskarte, yung mabilis na pagkilos ko sa trabaho, medyo okay na. Magbibigay na ako ng maraming oras sa part-time ko. May natira pang isa oh. Isa na lang. Wala na. Remy oh.
kung bakit meron akong ganito. Dati nagpa-extray na ako. Siguro mga boss, mga ano na to, magti 3 weeks na. Mawawala lang to mga boss sa hilot eh. Wala lang talaga dito ng ano eh, manghihilot sa amin. Hindi ko lang alam, sabi nila sa ibang town daw meron eh. Wala naman sa buto mga boss eh. Pina-extray ko na to. Hindi sa buto kasi kung sa buto mamagato at hindi ko na magagalaw. Ah, yung bang sa ganito natin mga boss. Ayan dito oh. Ayan yung ganyan natin, yung matigas dito, hindi ko alam ang tawag dyan eh. Yan yung matigas na yan sa mga bawat daliri natin na parang kawad papunta dito. Yun ang masakit sa akin. Yun yung masakit eh. Kapag ganyan, eto nagaganon ko ng normal. Eto hindi. Yan, masakit oh. Oo, masakit. Kaya pag nagtatrabaho ako, meron ako nito. Minsan tinatanggal ko to kasi pag naguhugas ako ng mga pan at pero ngayon, ito mga nagdaang araw, sinusuot ko na siya lagi. Kasi para maproteksyon na rin. Kasi diba, minsan tayo, pagkikilos tayo, di natin maiwasan tumatama sa lamesa, lalo na kapag yung ang trabaho natin ay medyo physical. Mga boss, hindi naman ako madaingin. Kaya lang, dahil sa araw-araw ko kayong nakasama sa aking mga video na ina-upload ko at batsaga kayo nanonood sa akin, kayo mga mahal kong mga viewers, eh siyempre nakikita nyo kung ano yung nangyayari sa akin, kung ano yung totoong nangyayari sa akin. Kaya yung dati na isang kamay ko, ngayon dalawa na siya talaga, tulong na. Years old pa lang ako mga boss. Pero sa 6 years ko dito, marami na ako naging sakit mga boss. Pinaka number one talaga sa akin is yung high blood ko. Hanggang ngayon, parang naging asawa ko na yung maintenance ko. Hindi na mawawala sa akin yan. Mga boss, pasensya na kayo ah. Mag-washroom muna ako mga boss. Paalam muna saglit.